Karagarag. Welcome back again to my vlog. Ito na ang mga latest hot issue, mga trending na mga usap-usapan sa social media na tinanong ako ng kaibigan ko. Ano daw magiging reaction ko tungkol sa trending ngayon na i-appoint daw ang maging pambato ng Miss Universe Philippines 2021 sa mga runner-ups. Well, ang masasabi ko lang ha, hindi siya sure. Fake news pa siya sa ngayon dahil wala pang official announcement or post ang Miss Universe Philippines organization tungkol sa issue na to, kung mag-a-appoint ba sila ng kandidata na ilalaban sa Miss Universe ngayong December. So, ang mga kumakalat ngayon na mga issue-issue lang sa hula-hula lang sa social media is ano lang yung mga fans, lover, mga beauty pageant lovers lang yung mga karagarag. Gaya natin, gaya ko, di ba, nag-aabang din ako ng mga latest update kaganapan sa Miss Universe Philippines 2021. Kung sino yung mga confirm, mga sasabak sa taong ito para sa Filipina crown. So, para sa akin, kung mag-a-appoint man sila ng kandidata na ilalaban sa Miss Universe ngayong December, sana hindi sa runner-up. Sorry ha, pero huwag kayong mangbas sa akin. Kanya-kanya tayo ng gusto, kanya-kanya tayo ng mga beat na kandidata, may sari-sarili tayong opinion at paniniwala at pananaw dahil magkaiba naman talaga yung gusto natin. So para sa akin, naman sila magaganda mga karagarag. Lahat talaga sila palaban, may beauty talaga na ilalaban sa international stage. Pero para sa akin, medyo lalamunin talaga sila ng beauty ng mga Latina, mga karagarag. Yun lang ay sa sariling pananaw ko lang sa mga runner-ups ng Binibining Pilipinas 2020. Medyo nakulangan pa ako sa kanila. Hindi pa ganong kalakas yung nila, aura nila na ilaban sa ipang flying kick natin sa beauty ng mga Latina. Nakita naman natin, di ba, yung mga meron na mga confirmed candidate ang mga ibang bansa na ilalaban nila sa Miss Universe 2021, at nakita natin kung gaano kalakas, kaganda yung mga pambato ng Venezuela, Mexico, Greece, Vietnam, tapos nakalimutan ko pa yung iba na. So, hindi ko pa siya nalista lahat. So, makikita natin na palaban yung mga ipapadala nilang kandidata doon. So, kung kukuha ang Miss Universe Philippines 2021 sa mga runner-ups, okay naman. Pero sa tingin ko talaga is lalamunin lang sila ng beauty ng mga Latina. Kahit so, maganda silang lahat, sexy, palaban, makuda din. Pero siguro kung iano ko sa sariling choice ko lang mga karagarag, mas malakas ang mga kandidata sa Binibining Pilipinas na ilaban sa Miss Universe. Sa totoo lang, yung mga nakita nyo yung mga kandidata ngayon na lumalaban sa Binibining Pilipinas 2021, ang daming Miss Universe material mga karagarag na mga kandidata sa aurahan, sa pagandahan. Ang dami sa Binibining Pilipinas ngayon na naglalaban sila sa korona ng Miss International, Miss Supranational, Miss Grand International at Miss Globe. Nakikita nyo, tama ba Miss Globe? Miss Intercontinental yata, di ba? Ay basta, mauna siya mga kuragano yun, naglibog na sa kuragano. So yun na mga karag-karag, kung mag-a-appoint man ang Miss Universe Philippines 2021, sana yung malakas na talaga kandidata na pwede nilang pangkarambula doon sa mga Latina. Alam natin na kaganapin ang Miss Universe sa Latina country. So, dapat magpadala din tayo doon ng kandidata na mabagsik talaga yung beauty na talagang kayang ipang, sampal to the left, sampal to the right sa mga Latina. Yun na mga karag-karag, sa sariling opinion ko lang. So, yung kumakalat ngayon sa social media na i-appoint daw ang pambato ng Miss Universe Philippines 2021, sa ngayon, masasabi ko pang fake news pa siya. Yes, fake news pa siya mga karag-karag. Pero abangan natin, di ba? Hindi natin alam kung anong maging takbo or maging desisyon ng Miss Universe Philippines organization, dahil alam naman natin na maiksing preparation lang talaga yung gagawin ng pambato ng Pilipinas sa darating na 70th edition ng Miss Universe. Dahil kung magsa-start sila ng July, tapos August, September, may dalawang buwan lang na preparation, kasi October yata yung final ng pasahan ng Miss Universe sa Miss Universe. Kaya maiksing preparation lang. Dapat yung ipadala nating kandidata yung ready na yung katawan. Konting training na lang sana yung gagawin at konting transformation na lang, di ba? So,
kung mag-a-appoint man sila, siguro kung may gagawing Miss Universe Philippines 2021, siguro ito yung ilalaban nila sa next year. So hindi natin alam, abangan na lang natin yung official announcement sa ngayon. Fake news pa siya mga karagrag. Wala pang confirmation. At yan lang yung masasabi ko mga karagrag. Pabor ba kayo kung mag-appoint ang Miss Universe Philippines organization sa taong ito? At pabor din ba kayo sa mga runner-ups na isa sa mga runner-ups ang ilalaban sa taong ito sa Miss Universe? Mag-ingay tayo sa comment section mga karagrag. And that's all for today. Have a good day sa inyong lahat. Kung bago ka pa lang sa channel ko at kumahilig ka sa pang-good vibes na reaction video sa beauty pageant, don't forget to like and subscribe my channel. Karagang karag, ang babaeng lagi nagkarag-karag, ang ba-ba murang nagputak-putak, and bye-bye!